What's up sa inyo mga lords? Welcome back dito sa JB Vlogs TV. At sa video na tuturuan ko kayo kung paano gumawa at paano mag-assemble ng guriyo na tatlong tangkal. So for beginners to. Pero syempre bago mo sundan tong video na to, kailangan matutunan mo muna kung paano magkayas. Sa mga di pa marunong, ilalagay ko yung aking tutorial sa aking description para syempre masundan mo itong gagawin natin. Kasi hindi mo to masusundan kapag di ka pa marunong magkayas ng kawayan, okay? So before natin simulan, syempre pupromote ko muna yung aking team Kapalipad. Huwag na huwag niyong kakalimutan. Ayan, kapag naghanap ka pa ng ibang tips tsaka tutorial pagdating sa Saranggola, pwede kang bumisita sa kanilang mga channel para syempre matuto ka pa ng ibang tips tsaka tricks pagdating sa paggawa ng saranggola, okay? So, ano pang hinihintay natin? Simulan na natin to. Let's go! So, bale, yan yung mga gagamitin natin na mga kawayan na kayasan na yan. Maninipis lang siya kasi malit lang tong gagawin natin. Kapag malit ang yung gagawin, tatlong dangkal o kaya apat na dangkal kailangan. Kasi nipis lang ng walis tingting para hindi siya mabigat. At kapag pinalipad mo, hindi ikot-ikot. Kasi kapag sobrang kapal ng kawayan yan, pwedeng hindi lumipad yung saranggola mo. Alanganin, malabo na lumipad yun, okay? So, sabihin ko na yung sukat dito. Ang sukat niyan, unahin natin yung pakpak, okay? Tandaan nyo to. Pakpak dapat 65 cm, okay? Tatlong dangkal. Yun yung tatlong dangkal ko eh. Magkakaiba kasi tayo ng sukat ng dangkal, di ba? So, 65 cm. Tapos, yung kanyang patindig, 46 cm. Yung kanyang buntot, 24 cm. At yung kanyang ulo, 14 cm, okay? So, nasundan nyo ba? Ulitin natin. Sa pakpak, dalawa yan, 65 cm. Sa patindig, syempre isa, 46 cm. Tapos yung buntot, isa lang din, 24 cm. Tsaka sa ulo, dalawa yan na piraso, so 14 cm, okay? So simulan na natin to i-assemble. Let's go. So ayun na nga mga idol, simulan na natin to na i-assemble. Ayan. Unang itatali dyan, syempre yung pakpak. Tali natin sa patindig. Yung pangitaas na pakpak, yan yung unang-una na ilalagay o kaya i-assemble, itatali natin. Tali natin siguro to ng mga 30 times na ikot. So, ang panali natin, nylon o kaya yung panay sa sako. Pwede rin naman sinulid, basta yung sinulid, doblehin mo siya para matibay. Ayan. Sunod naman yung pangalawang pakpak, yung pang-ibaba. Ayan. Kailangan pantay din yung pagtatalian yung mga idol. So dapat pareha sila na may naalam nyo yung sukat ng kanilang gitna para hindi siya magkaroon ng kiling. Okay, para pantay yung haba ng pakpak sa magkabilaan. Sunod nyan, syempre italin yung magkabilaan na side ng pakpak. Ayan, lagyan nyo ng tali. Tapos syempre tali natin, pagdikitin natin na ganyan. Kailangan may extension yung tali kasi yan yung gagamitin natin, okay? Diyan natin itatali mamaya yung parang panghila, okay? Yung parang tali na iano natin dun sa patindig. So, tignan nyo na lang para masundan yung mga idol. Yan, natali ko na magkabilaan, syempre. Lagyan mo ng tali, okay? Itali mo yung yung extension, okay? Yung space ng tali. Tapos atakin mo sa may patindig na ganyan. So, tali natin. Dapat pantay din yung pagkakahatak mo dun sa kabila para magkasing haba yung pakpak at magkasing bilog. Ayan. So, tali na natin sa kabila. Ganyan lang mga idol. Sundan nyo mabuti. Ayan. Nakatali na siya sa patindig. Okay, pantay yan. Na ano na natin. Nasukat na natin. Ang next dyan na itatali mga idol, sunod naman syempre, yung buntot niya. Ayan, kailangan alam nyo rin yung gitna niya, okay? Markahan nyo yung gitna para pantay. Magkasing haba dapat yung magkabilaan. Ayan, so tali natin yung buntot. So, pagkatapos natin itali yung buntot, syempre, lalagyan din natin ng tali sa gilid, magkabilaan. Tapos, hahatakin natin papunta dun sa ano, sa pakpak, ayan, na may space ng konti. Ayan. Ganyan lang kadali mga idol. Huwag nyo masyadong hatakin ng sobra, konting-konting hatak lang. Parang ibibenyo lang siya ng kaunti. Kasi ganoon din sa kabila. Dapat pantay din. Pantay din yung hatak. Tsaka pantay din yung space niya dun sa may pakpak. Ayan, okay na yan. So, sinukat na lang. Tali na natin to mga idol. Ayan. Panoorin nyo mabuti. Tignan nyo mabuti mga idol. At pagkatapos natin itali yung pakpak,
ang pinakahuli, yung pinakalas na itatali dyan, okay, ilalagay, syempre, yung kanyang ulo. So, ilalagay na natin yung ulo. Yan, pantay na, sinukat ko na yung buntot. Yan, palagi yung sukatin mga idol, kailangan pantay lahat ng magkabilaan para hindi siya magka-problema at saka hindi siya magkaroon ng killing o kaya hindi siya ikot-ikot. Pero, hindi ibig sabihin na sinukat mo na lahat-lahat. Wala na talagang killing. Depende pa rin yun sa pagkakakayas mo. Kung hindi pantay, may killing pa din yan. Pero hindi naman na siya gaano, ba? Diba? Pwede mo nang solusyon na lang kapag nalagyan mo ng lado. So, tali na natin yung ulo. Lapit-lapit na matapos, ba? Diba? Madali lang ito mga idol. Lalo kapag marunong ka ng magkayas, madali na lang yung pag-assemble ng saranggola. So, yun pa lang yung pinaka-importante na kailangan mo pag-aralan yung pagkakayas. Kasi doon naman talaga doon naman talaga nagsisimula o kaya yung pinaka basic. So eto na siya mga idol, tapos na siya. At pakita ko sa inyo yung luwang. So ang sukat na ito, luwang na itong pakpak 18 cm. Tapos parehas din dapat doon sa buntot 18 cm, okay? Tapos etong ulo niya dito sa pinagtalian lang sa pakpak 8 cm. So 8, 18, 18, okay? Tapos, dito naman sa pakpak, 23. Dito, sa pakpak, okay? Dito, parang isang tangkal eh. So, dito, 23 to 25. Diba? O, sabihin na lang natin, 25 cm itong dito sa may pakpak niya. Okay? Yung tali. Okay? Yung layo na itong dulo hanggang dito sa pay, hanggang dito sa may patindig. Okay? Sundan nyo ba? So, ayun na nga, simulan na natin ito pabalatan mga idol. Kapag magpapabalat kayo ng maliit na guriyon, huwag na yung kakalimutan. Ang gamitin nyo na plastic, kailangan manipis lang o kaya sandbag, garbage bag, ganun. Huwag na huwag kayong gagamit ng charol plastic kasi yung charol plastic sobrang kapal, hindi niya kayang buhatin yon. So, hindi lilipad yung saranggola mo, tsamba na lang siguro kapag lumipad, diba? Kasi tatlong tangkal lang to, pwede kang gumamit ng charol plastic para lang sa mga malalaking saranggola para mabuhat niya. So, ito ang pandikit na gagamitin ko, rugby. So, kung sa mga nagtatanong kung anong pangalan ng rugby na gamit ko, o kaya anong brand, premium o kaya ay contact cement. Nabili ko siya ng 60 pesos sa merchandise. Ayan, isang bote na siya. So, hindi ako gagamit ng katol sa ngayon mga idol kasi, yun nga, ang maganda sa katol mura, pero ang pangit sa katol, kapag nagsisimula ka pa lang o kaya kapag di ka pa sanay, yung plastic sa sobrang nipis pwedeng mabutas o magkakaroon na siya ng mga butas-butas. Hindi kagaya ng rugby. Kapag dinikit mo siya, alisin mo lang yung sobra, mas malinis na siyang tignan tsaka hindi siya mabubutas. Yun yung maganda sa rugby mga idol at mas makapit. So tara, simulan na natin ito pabalatan. Let's go! So ayun na nga, simulan na natin mga idol. Siyempre, ikat muna natin yung plastic para maunat natin. Sandbag lang yan na manipis mga idol. Bali, ano lang yan, pinaglagyan lang ng binili ko kanina na ulam doon sa may kantin, di ba? Saktong-sakto kulay blue. Maganda. So, transparent sana ang gagamitin ko. Kasi mas maganda kapag blue para may kulay naman, di ba? Mas maganda colored para matingkat at maganda tignan sa itaas kapag lumilipad. Tapos, extension niya naman yung garbage bag na manipis din, kulay itim. Ayan, para makita yung kanyang gilid kasi 'di ba kulay blue ang langit minsan kapag kulay blue lahat 'yan hindi na makikita yung guriyon kapag pinalipad 'di ba. Tapos huwag niyo idikit gamit ang rugby, kailangan idikit niyo siya gamit ang scotch tape para hindi siya manglubot 'di ba, kasi nasasunog ang manipis na plastic kapag rugby ang ginagamit. Pangit tignan kapag ganun. Mas maganda scotch tape. Ayan, tsaka lagyan niyo rin ng scotch tape yung tali niya. Ayan, para hindi kayo mahirapan na magpabalat mamaya. Para kumapit yung plastic, hindi na siya ma-dislocate. Okay? Hindi na siya maalis kapag ano, kapag ginugupitan mo, di ba? Hindi na siya mawala sa forma. Ayan. So, dikit na natin, pahiran na natin ng rugby. Ang pahiran nyo ng rugby, huwag yung plastic. Ang pahiran nyo yung kahoy. Kasi kapag sa plastic, mangungulubot. Ang hirap idikit nyan, kapag ganun. Ayan. So, sa kahoy natin, siya papahiran bago natin idikit yung plastic. Ayan. So, alisin muna natin yung mga sobra para hindi siya nakasagabal. Ayan. Para mas madali na siyang idikit at mas malinis tignan. So, ang unang-unan yung idikit dyan na parte mga idol dun sa ulo. Tsaka, syempre, sunod nyo dyan yung dulo ng pakpak o kaya sa magkabilang gilid para
mabanat nyo siya ng konti. Pero wag nyo nang babanatin ng sobra kasi yun nga, manipis lang naman yung plastic tsaka yung kawayan nung ano, nung guryon. Pwede siyang madislocate eh, o kaya pwede umiba yung forma niya. So, saktong ano lang, saktong banat lang para syempre, hindi naman siya lawlaw o kaya hindi siya kulubot. Ayan. So, ganyan lang kabilis magpabalat ng rugby mga idol, oh. Pagkatapos mong pahiran yung kahoy, pwede mo nang idikit yung mga plastic niya. Makapit na yan. Kahit mga 2 minutes mo na lang siguro na ipatuyo, matutuyo na siya kagad, kakapit na. Ganyan. Kung tinatanong nyo sa akin, o kaya sa mga magtatanong sa akin, bukod sa rugby, ano pa yung pwedeng indikit? Wala na, diba? Ito na yung pinakamaganda rugby. So, kung gusto nyo yung ano, katol, magkatol kayo. Wala namang problema dun. Ano lang, ang mahirap lang kasi, nabubutas kaya minsan. Ayan, malapit na matapos mga idol. So, pakita ko na rin sa inyo kung paano ko siya papalisukatan. At alisin nyo naman yung mga sobra-sobra na plastic para iwas, ano, iwas killing ka ka. Siyempre, mas malinis tignan at hindi siya mabigat. Ayan, so, lalagyan na natin yung kanyang parisukat mga idol. Alin natin mabuti. So, siyempre, yung parisukat niya yung nylon din na pinangtali ko kanina na panahisa sa ako. Ayan. So, eto na siya mga idol. Tapos na natin. Ayan. So, cute niya, no? Ayan. So, simple lang. Napakadali lang gawin nito. Kaya, kung ako sa inyo, itry nyo na tsaka mag-practice kayo magkayas. Pag kayo mag-alala sa mga di pa marunong magkayas, ilalagay ko lang ulit sa description ko yung aking tutorial para matutunan mo kung paano magkayas at para makagawa ka nito. So, testing natin kung maganda yung kanyang lipad mga idol. Let's go! Kinibit mo. Nagbait. Nag-cute nga. Tingig nyo. Sa tumi ata mi baba. Yun. Lumipad na mga idol. May kiling lang siya ng konti dito sa kanan. Pero okay lang yan. Lulusan pa natin para matayog mga idol. So ayun na nga mga idol, tumayog na. Ayan. Di kita masyado yung kulay blue nyo. Dahil kakulay nung langit. Oh, di ba? Angas ng lipad. Ang tayog. Yung itim nyo nung kita. Lakas ng hangin dito, oh. Tingnan nyo mga idol. Oh, grabe oh, bagyuan. Yan yung kawayan. Oh, tapos yung guryon natin na napakaliit, bulilit. Kayang-kaya niya. 'Di ba? Oh. Bali wala yung hangin, oh. Kahit napakaliit niya. Ang tayog. Yun, ayos. Kahit medyo malambot yung pakpak, pero mas maganda kapag maliit kasi malambot yung pakpak kahit sobrang lakas ng hangin, ano lang yan, sasabay lang yan. Yan, ayos. Naayos ko na yung kiling niya kanina, na-adjust ko na. Sa mga di pa marunong maglagay ng lado, basahin mo yung nasa description ko kasi dyan ko ilalagay yung mga kailangan mo matutunan, yung pagkayas tsaka yung tamang paglagay ng lado. Okay, ayan, ayos, lakas ang hangin, grabe. Oh, dito kami sa bukid. Bagyuan yung hangin dito. Tapos pinapalipad namin, bulilit lang, kayang-kaya. Oh, 'di ba? Ayos.
Yan, sumali dito muna kami dahil enjoying ko muna na pali pa rin tong guryon natin kasi ang ganda ng lipad, di ba? Napakaliit pero kayang-kayang bagyon. Kapag ibang maliit to na guryon o kaya ibang malilit na saranggola sa lakas ng hangin na to, siguro sumirok na o kaya inasabit na. Pero ito kayang-kaya nyo, di ba? Pambagyuan na pambagyuan. So, sana nag-enjoy kayo at sana may natutunan kayo dito sa video na ginawa natin ngayon mga idol. At kung ngayon ka palang nakabisita dito sa aking channel, syempre huwag na huwag mong kakalimutan na mag-subscribe at i-click mo na rin yung notification bell para every time na mag-upload ako ng mga videos tsaka ng mga saranggola vlogs. Updated ka palagi, okay? Tsaka like and comment ka naman, i-share mo na rin to sa kaibigan mo. So, kita-kits na lang sa next vlog. God bless.